transaction between the child and the parent. This is commitment from the parents and God. Amen po ba? Kasi ang kanilang layunin ay para ihandog sa Diyos ang bata nito. So si Seth ay malaki ang tungkulin ni Sister Jeron at ni Brother Lee. Wala ngayon ang kanilang ibigay sa Diyos, ang bata nito ay meron silang malaking responsibilidad na dapat nilang magampan. There was no. Narito po tayo mga minamahal. Ako na niniwala na ang dalawang ating mga minamahal na ito ng magulang ay meron silang layunin. Kung bakit sila magdidigit na kanila ng mga sa Diyos. Una-una, ako na niniwala. My find the joy I
kapayan po rin. Yes. Lahat po kami naging kapayan po rin. At di lang po sa lahat ng mga godparent na nandito, sana po ay tanggapin niyo po din na bilang ngayon ay huwag ganap na po sa mga may anak. Sana po ay magiging kapatid po kayo sa aming paglaki. Dahil hindi po namin na ibigay lahat po hindi po kami perfecto. Sana po Lord, dahil en la preguera
bendisyon sa mga nanditong kaibigan at mga kapatid. Taas nga ang kamay ng congregation. Hindi po tayo makaligtas. Dahil meron din po tayong responsibilidad sa batang ito. Doon, papas, will we promise to maintain such quality of fellowship, worship, and a Christian service that this child will grow up in the knowledge and love to God and His Son, Jesus Christ, our Lord. Sabi ng congregation, magsabi nga lang, I will. Kung tayo po ay sumasangayon, tayo po itumay yung lahat bilang pagpapakita na tayo po ay nakikisa sa paghahandog ng bata. Kaya po, napakahalaga ng dedication. Dahil ito ang pasimula, kagaya niya sinabi ni Vic, maaaring ito ang pasimula ng paghawak at pagkilos ng Diyos sa bata ito hanggang sa iyong mga. Pastor, pwede mong hawakan ng bata? Tuloy mo sa magulang. Alayan ko siya ng isang panalangin. Ating stretch ang ating mga kamay patungo sa bata. Sapagkat sabi doon ang panalangin ay malaki at malaluwa sa buhay ng tao. Panalangin siya. Panginoon, ang batang ito ay ang hinihahandog sa iyo, Diyos. Tunay nga, Panginoon, ay ito'y napakalaking regalo mo sa mag-asawa ng Lord, Mrs. Veronica, at ang pag-asawa mo. Kaya hayaan mo, O Diyos, na ito ay hindi lang sa iyo. Kahayaan mo, Panginoon, ang buhay ng batang ito at ito ang himawa ko, O Diyos. Mula sa kanyang pagkasanggol hanggang sa kanyang pagkakyan na namin namin ay ang paggabay mo at pagsama mo sa batang ito. Palakahin sila ng kanyang magulang na nagtapot sa iyo, Panginoon, sa iyo, Jesus. At hayaan mo, Panginoon, na sa kanyang maglakit, ikaw ang makilala niya at lumalad siya na nakakalit sa iyo, Panginoon. Salamat po sa napakaganda na yalo mo sa pamilya niyo. At pagpalain mo ang buong pamilya, Panginoon, at tunay na, O Diyos, nang sasabihin lamang namin sa iyo, salamat sa napakalaking regalo mo. Salamat sa buhay ng batang ito. Isa siya ang napakalaking pagpapala, O God, Jesus. Paggabay, ang pagsama mo sa batang ito ay lagi mag-isting gabay sa kanya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Paspasan mo po ang batang ito sa iyo po ang mataas na papuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po tayo sa iyo. Pangalan po niya ay Seth Stefan Malakay, Mama. Seth, I dedicate to you as a minister of God, to God as your creator, life giver, sustainer, redeemer, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. Ito na po ang benediksyon. Ating stress ang ating kamay patungo sa bata. Sabi na sa salita ng Diyos sa Numbers chapter 6 verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say, Amen, Amen. And Amen. Pwede po natin ipasa ang bata sa ninong, una, isa-isa, at sa ninang, isa-isa, and then, awitin po natin, yung isang awitin, Jesus, Thank you.
Thank you. God bless you all. God bless you all.